Nabigla ang bata at tinitigan siya ng bata ng matagal. Natakot naman si Marco na baka nabigla niya ang bata at baka di siya matanggap. Pero ang kinagulat niya ay niyakap siya ng bata. "I love you, Daddy!" saad ng bata sabay yakap sa kanya. Lalong kinaiyak naman ni Marco dahil tanggap siya ng anak at di siya nahirapan. "Daddy, dapat babawi ka sa amin ni Mommy. I have a favor for you today and please don't say no," saad ng bata. "Yes, baby, ano iyon? Kahit ano gagawin at ibibigay ko sa inyo ni Mommy mo," nakangiting sagot ni Marco. "Yay! Okay, first favor, magluluto tayo. Now, for our dinner with Mom. Second, dapat may surprise tayo kay Mommy. Third, and last, lalabas tayo sa Sunday as a whole family." Mga favor ng bata kay Marco. "Matalino ka talagang bata. Okay, sure na sure, baby. Yun lang pala eh. Basta sa akin, walang problema. Ewan ko kay Mommy mo," ani ni Marco sa bata. "Don't worry, ako po bahala kay Mommy. I'm sure she can be happy sa surprise natin," sagot ng bibong bata. Kaya hinila na niya ito sa kusina para gawin na nila ang kanilang mga plano sa gabing iyon. Wala namang kaalam-alam si Teresa sa nangyayari dahil sa sobrang busy nito. Busy naman ang mag-ama sa pag-prepare ng kanilang surprise kay Teresa. Hanggang sa natapos nilang dalawa, pinagpahinga lang ni Marco ang anak at siya na mismo ang nagpaligo sa bata at nagbihis din. "Thank you, Daddy. I love you," sabay halik sa pisngi ni Marco na kinangiti naman ni Marco dahil napakalambing ng anak at napakatalino ito. Kahit bata ito ay naiintindihan na nito ang mga sinasabi nila. "Welcome, baby. Babawi si Daddy sa'yo, ha. Kahit wala si Mommy, ako laging makakasama mo. Gusto mo ba yun?" tanong ni Marco. "Yes, thank you, Daddy." At pinaghahalikan nito si Marco. "You're welcome, my baby," sagot naman ni Marco. "Daddy, may kulang pa. Mamaya, we need to buy flowers for Mom para di siya magtampo," suggest ng bata sa ama. "Talino talaga ng baby ko, ah," ani ni Marco at tinawagan nito ang isa sa sikat na flower shop at nagpa-deliver ito bago dumating si Teresa sa bahay. "Of course, Daddy, mana ako kay Mommy at syempre sa'yo po," sagot ng bibong anak nila. Pagdating naman ni Teresa sa bahay, ang anak mismo ni Teresa ang pumili sa damit na isusuot niya. "Baby, wait, bakit need ko pang magbihis ng ganito? Kakain lang naman tayo, right?" tanong ni Teresa sa anak. "Basta, Mommy, I have surprise with you," sabi ng bata, sabay hila ulit kay Teresa pababa punta sa dining table. Nasa harapan na sila ng pagkain nang tinakpan ng bata ang mata ni Teresa, na kinagulat naman ulit nito. "Mom, wait, pag sinabi kong open your eyes, then open, okay?" utos ng bata. Kinakabahan naman si Marco, hindi niya alam kung anong gagawin, pero plano ito ng anak, kaya di niya pwede itong sirain. Papalapit naman si Marco sa harapan ni Teresa na kinindatan pa siya ng anak, sign of good luck. "Okay, Mommy, open your eyes," utos ng bata. Unti-unti namang binuksan ni Teresa ang mata, nakangiting Marco ang nasa kanyang harapan. Pumikit ulit si Teresa baka na naginip lang siya. Pero pagmulat ulit niya ay nandun pa rin ang asawa na nakangiti sa kanyang harapan, sabay abot ng bulaklak. "For you, my lovely wife," ani ni Marco. Napatanga naman si Teresa dahil di pa rin siya makapaniwala sa bilis ng pangyayari. "Mommy, tanggapin niyo na pong flowers, bigayan ni Daddy," ika ng bata. Kinabigla lalo ni Teresa ang sinabi ng anak at tinawag pa nitong Daddy ang asawa. Naguluhan siya lalo. "Thank you," sabay kuha ng bulaklak ni Teresa kay Marco. "Daddy, kiss mo na po si Mommy," utos ng bata. Nagkatingin na naman sina Marco at Teresa sa sinabi ng bata. "Kiss daw," sabi ni Baby. Ani ni Marco kay Teresa, sabay kindat kay Teresa at nag-thumb up pa ang bata kay Marco. Nilapit naman ni Teresa ang mukha kay Marco. "Ayaw kong ipahiya ang bata sa harap natin, kaya mamaya mag-usap tayo,"
ani ni Teresa pero pabulong lang ito. Kunwari namang malungkot ang mukha ni Marco kaya tinanong sila ng bata. Mami, bakit? Anong sinabi mo kay Daddy? Inaway mo po ba siya? Tanong ng bata. Dahil nakasimangot na ang bata kaya, no baby, may sinabi lang ako kayo, huwag ka nang magsad. Okay, kiss ko na si Daddy. Sabay halik nito kay Marco na kinangiti naman ito at may naisip naman si Mariana para sa mga magulang dahil halata nitong may alitan ang mami at daddy niya. Kaya nakaisip na ito ng paraan para magkasundo ang mga ito. Mami, daddy, let's eat, then we play. Saad ng bata, kina Teresa at Marco. Walang magawa ang dalawa kundi sundin ang anak. Ngunit ang mga mata ni Teresa ay kay Marco nakatingin. Halata naman ito ni Marco. Matutunaw ata ako sa tingin ni mami mo, ani ni Marco. Ngumiti naman ang bata sa ama at may binulong ito. Okay lang yan, dad. Na kinangiti naman ni Marco. Daddy, mami, miss you a lot. Pangbubuko ng bata na kinamulagat naman ni Teresa ang sinabi ng anak. Inis naman si Teresa kay Marco dahil ang dali nitong nakuha ang loob ng anak at mas close na ito kaysa sa kanya at kung anong pinagsasabi nito sa anak at nalaso nito agad ang utak nito kaya may naisip din ito laban sa dalawa. Baby, I can't remember na sinabi ko sa iyo na miss ko siya. Sabay tingin ng matalim kay Marco. Mami, di ba masama ang nagsisinungaling? I saw you always na tinitingnan mong picture ni Daddy sa Facebook. Pangbubuko ng bata dahil nakikita niya ito noon. Pulang-pula na naman ang mukha ni Teresa sa sinabi ng anak. Di naman ito pwedeng pagalitan lalo't nagsasabi ito ng totoo. Really, baby? Are you sure? Nakangiting tanong ni Marco sa anak. Sabay tingin kay Teresa na inis na talaga. Baby, come to mommy, ani ni Teresa sa anak at lumapit naman ito sa ina nito. Yes, mommy, sagot naman ng bata kay Teresa. Can you please go up in my room and get my phone? Utos ni Teresa sa bata dahil gusto niyang kausapin si Marco na mag-isa na hindi naririnig ng anak. Okay, mommy, sagot ng bata, sabay akyat sa taas, naiwan naman sina Marco at Teresa. Anong sinabi mo sa anak ko at daddy ang tawag niya sa'yo? Tanong ni Teresa kay Marco na ang talim ng tingin nito sa kanya. Anak natin, my lovely wife, pang-iinis na sagot ni Marco kay Teresa na lalong kinainis nito sa kaharap. Kailan ka pa naging ama sa anak ko? Sagot ni Teresa. Starting today, sagot ni Marco. Samantala, si Clemmy naman ay nagwawala. Pagbabayaran ninyo ang lahat ng ginawa niyo sa akin. Sa amin, pagwawalang sigaw ni Clemmy dahil nalaman nito na nakakulong na ang ina nito at yun ay dahil kay Teresa. Kaya naisipan itong gagawa ng paraan laban kay Teresa para makaganti at makalabas ang ina sa kulungan. Ano na kaya ang nangyayari kay Vivian sa kulungan? Abangan natin ang susunod na kabanata.